Okay, magandang umaga sa inyo mga ka-farmers. Problemado ka ba dahil palaging inaatake ng aphids ang mga panalig mong sitaw? Oo, talagang problema nga talaga yan. Bueno, meron akong isang tips na ibibigay sa inyo para hindi atakihin ng aphids ang iyong mga panalig mong sitaw. Kung makikita nyo yung sitaw na yan, oh, haros wala yung aphids. Ang isang dahilan, yung kangkong na nakatanim sa ilalim niya. Sa loob ng 15 years na pagtatanim ko ng sitaw, naobserbahan ko na kapag ang sitaw ay tinaniman mo ng kangkong sa ilalim, ang aphids hindi umaatake. Hindi ko alam kung bakit, pero sa loob ng mahaba-habang panahon na pagtatanim ko ng sitaw, yan ang nakikita ko. Ang aphids hindi umatake sa sitaw. Magkakaroon tayo ngayon ng comparison. Okay. Yung sitaw na may tanim na kangkong sa ilalim, i-compare natin doon sa sitaw na walang tanim na kangkong sa ilalim. O yan o. Tingnan ninyo. Magkalapit lang ang sitaw na yan. Magkatabi lang yan. Pero yung katabi niya, walang kangkong. Pero pansinin ninyo. Yan. Nung nakikita nyo, daming aphids. Haros lahat na puno niyan ay may aphids. Ayan, makikita nyo. Kaya solusyon para hindi atakihin ang aphids ang inyong mga tanim na sitaw, mas maganda kung magtatanim kayo ng kangkong kasama ng sitaw. Ayan. So na-experiencehan ko yon sa loob ng medyo mahaba-habang panahon din. Kaya para sa akin, subok na kapag nagtanim kayo ng sitaw, haluan nyo ng kangkong sa ilalim. O yan, makikita nyo, daming aphids. Walang kangkong yan sa ilalim. Kaya, may magandang epekto rin yung kangkong sa ilalim ng sitaw.